He's now ready to go back to the front line after recovering from wounds he sustained on Ground Zero. It was on the first days of the siege when 1st Lieutenant Geraldo Alvarez of the 5th Mechanized Infantry Battalion led a rescue mission across Mapandi Bridge. Alvarez was with 20 soldiers in two armored vehicles. As soon as they crossed Mapandi Bridge, which used to be a Maute stronghold, naisip ko, yun na yung killing zone. So yung killing zone na yun, so sabi ko dapat mawala kami dito sa killing zone na yun. At one point, a rocket-propelled grenade hit one of the vehicles. Sumabog, so parang minaso yung sasakyan namin, tapos umuga, tapos lahat nakasigaw ng sir, may tama ako, tapos yun nga lang, may sumisigaw na kasi ng alawakbar, ipipinishing na kami. The attack was deadly. So pagkita ko, sabi kong dismount, hindi na pala makadismount yung mga tao ko dun sa sasakyan. Yun na yung time na napansin ko na si Sergeant Wao hindi na pala makalakad. Sabi niya, sir, may tama ako, sir. So dahil gusto niyang sumunod, nilaglag na lang muna niya yung sarili niya dun sa may armored vehicle para gumapang siya, isecure niya yung harapang bahagi ng armored vehicle ko. Then pagtingin ko dun sa may ano, yung isa na nakandusay na tao ko, si Private Porlas. So pagsandal ko sa kanya, na wala na pala siyang pulso, tapos nakita ko umiwalay na yung bewang niya. One of his men was badly wounded and lost his foot, but still wanted to fight. Sabi niya, sir, saan yung sektor ko? Sabi ko, anong makialam sa sektor? Kami nang bahala dito. Hindi, sir, ako na yung baril ko, sir. Tutulong ako. Sabi niya ganun. Pero nung yung time na yun, naayos na yung sarili niya hanggang sa nalagawtan na siya ng hininga. Lieutenant Alvarez says they tried clearing and occupying 4 houses where they could hold their positions. But there were over 100 enemies firing at them from different directions and some were children. Sir, yung mga lumalapit dito, sir, bata. Pero may dalang baril. Ayaw namin tirahin to, sir, pero agresibo silang tumira sa amin. Sabi ko, no choice tayo. Ganun talaga. It took almost 5 days before they were rescued. Alvarez lost 4 soldiers, but he says they did not die in vain. Yung apat po na nag-buwis ng buhay sa akin, sabi ko, hindi po sila nasayang kasi sila po yung lalong nagpatibay sa akin na lalo nilang ipinaalala sa akin yung will to fight. Na habang kahit na may mga sugat sila, naghahanap sila ng sektor nila, yung mga wounded ko po na kahit na ano na talaga, yung mga may mga tama na sa mata, lumalaban pa rin. Lieutenant Alvarez admits at one point, fear gripped him. Sa totoo lang, nakaramdam din tayo ng takot, pero nung nakaramdam sila ng takot, sabi ko, kailangan di tayo lahat takot. So, kumbaga, ako doon, tumayo na lang para gayahin nila. Lieutenant Geraldo Alvarez is now a candidate for the Medal of Valor. He says he will fight through and through, knowing he's defending his country and those he loves. Siyempre, mayroon din naghihintay na mga mahal namin sa buhay na umaasa rin sa amin, kaya kailangan mong mabuhay. Camille Abadicio, CNN Philippines.